Hi guys! So, price update po. Okay, para sa mga vegetables prices dito sa Dubai. So, today guys, lahat po tayo mahilig po kumain ng tinola. But then, gusto ko na po i-share sa inyo na ang halaga po, okay, ng sayote dito sa Dubai, iginto. Isang piraso, this is already around 7.10 dirhams. Okay, so that's more than 70 pesos. Isang piraso lang. So, pwede dito, mahal kumain ng tinolang manok. Hi guys, good morning. So, welcome sa bagong kusina. Kaya ngayon, magluluto ako ng tinolang manok. Pero dahil nga sa sobrang tutok ako doon sa anong gagawin ko pagluluto ng tinolang to, eh nakalimutan ko na yung simulan yung video. But so right now, ipakita ko pa sa inyo. Kumulo na siya. So what can I do? Hindi ko na siya mapapakita paano ko siya ginisaan all. Okay, pag tinola kasi importante guys. During your gisa, make sure you have luya. Pantanggal po ng ano yun, ng lansa. So, ayun na siya. Actually, if you're in a hurry and you wanted to eat meat, chicken is always the best kasi nga chicken napakadali niyang maluto. So, kahit kumulo na yan, pwede ko nang ilagay yung... Sabi ko nga kanina na nasa around 70 pesos na... Tawag nito? Sayote. Kaso to si B-Boy, ginawa niya yung slice niya parang... Parang panggisa. Eh, yung tinola, di ba, medyo malapad. So, yun. But then, one of my friend who commented in my Facebook page, sabi nga niya yung sayote daw sa kanila, isang piraso is 100 pesos yung value. I think that's somewhere in Europe. Oh my God! So, mahal kumain ng tinola doon kaysa sa Dubai. Okay. So, ngayon, last na to. Sabi nung katrabaho ko kanilang madaling araw, taga somewhere in Ilocos, ang original na pagtutolan nila ng manok, hinahaluan nila ng dahon ng ambalaya. First time ko na dinig, pero yung ganun daw yung pagluluto talaga ng taga Ilocos. So may ambalaya tsaka malunggay. I know kasi malunggay is original talaga na malunggay na halo. So pero dito sa Dubai, dahil mahirap i-export ang malunggay, pechay. Kahit tayo! Gutom na ako. Kailangan ko kumain kasi bago matulog kahit konti lang. Okay. Ito na yun. And ngayon kachat ko ay si Kevs Alfaro. Hi Kevs! Ito sana mapunod mo yung video na to. Lately lang, while cooking tinola, I got a chance to have chat and pakipagkumustahan sa ilang mga followers ko from YouTube. Actually, right now, I'm answering and replying, okay, to your comments in my YouTube videos as much as possible kasi may ilang tanong doon na pwedeng sagutin in public, okay? But there are some questions kasi na medyo sikreto. So, I asked them to add me in Facebook para makapag-usap kami via chat. Okay, but then kanina, I'm very lucky, okay, to be in this position right now, being like an OFW blogger. Kasi I have a chance to talk about a lot of things to all kabayans from different part of the world. Yung sinishare din nila yung buhay nila sa abroad. How would they adjust on so many things, di ba? From the time na nagsimula sila doon, ano yung mga success stories nila. Nakakatuwa pakinggan na most of them actually guys started from walang kwentang trabaho talaga. And then because of konting diskarte, konting kaalaman, and now, at dahil hindi sila sumuko, okay, that's I think the number one secret formula to that, to success, is hindi sila sumusuko. To keep on trying and to make things possible para doon sa buhay na gusto nila. Kaya, guys, my words, okay, to all of you OFWs who are medyo hindi okay ang buhay sa ngayon, well, konting tiyaga lang guys. There are
plans, okay, na inihanda si God para sa atin. And we just have, I think, to wait for that. God is just waiting for a perfect time for us para ibigay sa atin yung buhay na gusto natin. So, basta, wag na wag lang tayong susuko, okay? Gumawa lang tayo mabuti, enjoy the life kung ano meron tayo ngayon, just stop complaining. Because if you start complaining things, wala kang mahanap na solusyon in every problem na makakaharap mo. Okay, so pasok ka na. Naka-apat na oras yata ako tinulog. So, okay na yun for now. Sa taong ulo ko, ito yung gawa ng sipon ko. Medyo mabagal na konti yung internet sa bahay. Kaya, yun yung problema ko sa upload. Dati kasi parang 30 minutes lang, okay na yung 10 minutes video ngayon. Parang yung 12 minutes parang umaapos na ng 4 o 5 oras. Okay, so ito uwian na. At medyo lumala na naman ang pakiramdam ko. So bumili ako ng bagong gamot na drowsy siya na Spectoran para makatulog ako ng maayos today. So, taas na ng araw. Grabe. Okay guys, so nandito na ako sa bahay and matutulog na ako. So, thank you so much po sa lahat ng mga comments nyo, sa mga, lalo na sa mga magagandang comments nyo tungkol sa mga ginagawa ko rito sa Dubai. Thank you guys and let's continue watching my daily vlogs. And as much as I really wanted to make it yung mas interesting, mas malilibang kayo everyday, eh gagawin ko po yon. So actually this is the first time kasi talaga na magkaroon ako ng daily vlogs, talagang tuloy-tuloy everyday. So ayoko magiging boring. So as much as possible siguro ang gagawin ko na lang instead of doing some formal vlogs, eh isisingit ko yung mga some payos na sinishare ko sa ilang mga viewers and followers ko, so that everybody can learn from it, okay? So yun lang guys. Good night! Teka lang, kukuha ako ng cover. Hindi ako kita. Ganun na lang. Ganito pa ako gumawa ng cover sa mga videos. Kailangan naka-choreograph. Pero yung paliwanag dito, bakit ako may tawag sa, ano to, driver? Dilim kasi ng mukha ako dito. Di ba yung suit ka, kita ka?